Magandang buhay mga Repapip. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Dito yan sa Maddie's Bike Shop. So napapansin nyo guys, nandito tayo ngayon para i-bike check itong Tosic Legacy Pro. Ayan, so napakaganda nito para sa mga naghahanap ng budget built bikes dyan. So tamang-tama sa inyo ang video na to. Pero bago natin simulan ng bike check guys, siyempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating video. So gumagawa nga pala ako mga Repapips ng bike check video, bike repair tips, unboxing, at nagbablog din ako ng kung ano-ano dyan. Ayan. So wala na tayong intro guys. Ang ganda nito guys. Excited na ako yung i-bike check itong Tosic Legacy Pro. Okay mga Repapips, simulan natin ang bike check siyempre sa kanyang frame. So kung makikita natin guys, mga Repapips, yung kulay niya pansinin na pansinin masyado. Ayan, neon green. Kumikinang guys, ang sakit sa mata pag natisikatan ng araw. Tanaw na tanaw ka niyan, lalo pag nasikatan ka ng araw. Tapos hindi siya smooth welding guys. Ayan, napapansin natin. Dito hindi rin smooth welding. At hindi rin smooth welding. At ito ay gawa sa aluminum alloy 6061 at size 17 ang ating frame guys. So ako gustong-gusto ko ng mga gating itong frame basta ay mababa yung top tube. Pansinin nyo guys ang taas nitong top tube na to. Kasi pag mababa yan, mababali yan. Ngayon dahil ibinaba yung top tube, nilagyan siya ng malaki nito, mahaba. Ayan. So pag mababa yan, liliit lang yan. Ito yung support kasi pag wala niyan, maluktod ka agad yan. Ang ganda nito. Tapos yung mga decals dito guys ay water decals. Kagaya nitong Tosic Legacy Pro, mountain bike alloy frame. Tapos meron din dito Legacy Pro. Ayan. So mga water decals yan. Meron pa pala dito guys, 6061 aluminum. Tapos dito sa chainstay may Tosic. So two-tone to, neon green saka glossy black. Ayan, parehas naman na glossy yan eh. Yun ang ganda talaga nito. Tapos ang kapal ng C-tube niya guys, promise. Ayan. Internal cabling, isa rito. Tapos may bakanting isa dyan. Hinihintay niya yung forever niya. Baka ikaw na yon, punta ka na agad dito. Tapos meron dito ang external cabling, isa. Ayan. So kung akin to, kung akin lang naman guys ha, ito ilalagay ko dito. Since hindi naman ako magtutuba, hindi naman ako gagamit ng FD, ilalagay ko na siya sa internal doon. Ngayon, kung gagamit ka naman ng FD, dito mo ilalagay yung FD mo. Kasi meron siyang F-stopper doon. So pwede itong lagyan ng 2x or 3x. Nasa sayo na yon. Yung chainstay niya, medyo payat ng konti. Same size. Ayan, same size yung chainstay niya mula dito hanggang doon. Dito dumaan yung kable. Tapos kung mapapansin nyo, may butas dito. Ang cute nung pinakadugtungan niya dito, nung chainstay saka seat stay. Yung seat stay niya, same size din, pabilog. Ayan, may bridge. May bridge dito sa seat stay sa may bridge sa chainstay. Meron tornilyohan dito ng lalagay ano to, bike rack. Ayan. Ay, sa taas dumaan yung kable ng ano, ng seat stay, yung hydraulic brakes. Kasi sa ibabaw ng seat stay nakalagay yung hydraulic caliper. Kasi ang payat, ang late na ng distance dito. Ayan. Hindi kagaya ng iba nakikita natin, malaki nakabukang ganun. Pag ang caliper nasa loob, nakabuka yan. Pag ang caliper nasa labas, maliit lang to. Yung dropout niya guys, napapalitan. Medyo malaki yung dropout niya. Eh, pagdating ngayon dito sa head tube niya guys, tapered to na may logo ng ano to, ng Tosic. Sinukat ko yung haba ng head tube niya, 105 mm. Yan. Integrated ball bearing. Ayan. Dito naman tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Naka-air fork na yan guys. May fine tuning, manual lockout. Tapos ito yung air valve cover. Diyan na hanginan. Alloy ang ating arc. Alloy ang crown. Alloy ang lower. Na may sticker na uding. Ayan. Ang ganda talaga ng pagkakagawa ng uding. Ay, glossy yung uding niya ngayon. Yung nababike check natin na ibang uding, matte black. Ito glossy. Tapos yung stanchion niya, may sukat to na haba na 100 mm. Mula dito hanggang dun. Tapos meron siyang rubber na indicator ng sag ng ating suspension fork. Tingnan natin kung straight yung fork natin. Oy, tapered yung fork natin guys. Ah, wala akong nakikita ng spacer kasi. So ayos to.
tapered. Yan, size 29. Tingnan natin, ayun. Meron siyang air pressure guide, guys. Sundin na lang natin yan. Nakadepende ang PSI mo sa bigat ng gagamit. At warning, huwag gagamitin sa cross-country at all mountain. So, dito tayo sa hubs. Yung hubs niya, walang tatak. Ayan, wala nga tatak, guys. Pero made of alloy yan. Ball bearing type pa siya. Walang problema doon. Madali naman i-maintain yan eh. Ayan. Tapos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 36 holes. Yung ating alloy na hubs. Quick release yan, guys. Ayan. Tapos, baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na reflectorized. Hanggang ngayon, hindi ko pa nako-confirm, guys. Kasi wala pa akong ganito. Hindi ko pa nagagamit. Ayan. At gulong na compass. Ayan. Yan yung gulong na hindi ka maliligaw. Kasi may gulong ka na, may compass ka pa. Ayan. Ang size niya ay 29 by 2.10. Ayun, pahabol ko, baka makalimutan ko mga Repa Pips. Ang timbang nga pala ng bike na to ay 14.5 kilograms. So, okay na okay para sa size 29 na mountain bike. Dito ngayon sa likod na hubs, ganun pa rin guys, aluminum to, alloy, na wala akong tatak. Kahit tumuwad ako guys, wala akong nakikita. Ayan, 36 holes din to. Quick release. Ayan, ball bearing type din siguro to kasi ball bearing yung harap natin. Kaya malamang ball bearing din to. Ayan, baka lang ating spokes. Tapos, double wall alloy na rim na reflectorized daw. Ayan, hindi pa kasi natin nakakonfirm kaya meron tayong word na daw. Ayan, baka, malay nyo, may magpahiram sa atin ng ganitong bike. Makakonfirm na natin kung reflectorized yan. At ang gulong natin ay compass na 29 by 2.10. Yung specs niya guys, ang lalaki. Laban to sa putik. Ayan, putik. Ayan o, laban yan. Kasi lalaki, kakapit yan. At ito guys, laki ng plato. Yan, pakinggan mo na natin. Uy, smooth na smooth ang tunog niya guys o. Ayan, tahimik naman. Ayan, hindi siya ganun kalakas, pero okay naman sa akin. Sa akin, para sa akin, wala. Wala sa tunog yan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bang for the box. Wala ka nang i-upgrade kasi 12 speed na to. Pag nabiting ka pa sa 12 speed, ay, ewan ko na lang. Meron pa naman siguro 13 speed. Hindi ko na lang alam ha. 11 teeth. 11 yung pinakamaliit. 50 yung pinakamalaki. Ayan. Ang ganda nung sa likod. Kulay pula to guys. Itong nasa likuran, kulay pula. Ayan. Tapos yung RD niya, Senza RX-12. Ang laki oh. Ang haba ng tension. Ito ang haba oh. Ayan. Tapos, oversize yung kanyang pulley dito na malaki. Ayan. Oversize na nga, malaki pa yan oh. Parehas na oversize yan guys. Yung tension pulley, saka yung guide pulley. Laki oh. Oh. Tapos yung kadena niya, ang ganda ng kadena niya. Silver na kumikinang, saka silver na matte. YBN ang tatak. Ay, ito kakaiba. Ngayon ko lang nakita itong ganitong crank arm guys na gawa ni Sulane SLM. Meron siyang QWERTY dito. Meron mong naka, ano siya, parang ito, ano, parang yupe, pero hindi yan yupe, design lang yan guys ha. Ang gara o. Ngayon lang ko nakakita ng ganitong crank arm. Square taper tayo mga Repa Pips, 170mm. Made of alloy. Removable chain ring. Alloy 6061 ang ating chain ring na narrow wide. BCD 10434 teeth. Yan ang gusto ko sa chain ring. Merong information na nakasulat. Ayan. Square taper ang ating BB. Buti pa ang bike may BB. Ayan. Tapos ang ating seat clamp ay made of alloy na rin na may mata. 34.9 kung hindi nga ako nagkakamali. At ang ating seat post ay made of alloy na rin na may tatak na tosic. Ayan. 31.6 ang taba. 350mm ang haba. At may setback. Ayan, meron dito information eh. Ah, yung ano, yung higpit. Ayan. So, ang ganda na ito, natitilt yan. Medyo mahaba. Tapos yung pedal natin, hard plastic, na may tatak na neko. Ayan, ball bearing type pa yan. At yung upuan, uy, ang haba. Oh, haba naman yan. Oh, uy, oh, di ba? May tatak na tosic. Tapos ito, medyo makitid lang. Ang laki ng hiwa, ang laki ng buka rito, bukang buka. So daanan niya ng ihi mo sa kada singawan ng utot. Ayan, medyo matigas yung pong na makapal. Ayan guys, oh.
Makita nyo, oh. Binidiinan ko pa. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, mahaba talaga to. 730 millimeter. O, yun, oh, haba, oh. Natatakay to, si made of alloy yan. Ayan, ang ganda, oh. At syempre, ang ating kamaostem. Ayan, negative yan. Hindi mo pwedeng gawin positive yan. 85 millimeter na may tatak na toxic. Medyo payat dito. Ayan, payat dito. Tapos, meron siyang spacer na 10 millimeter at 5 millimeter. At yung dust cap niya ay alloy din. Ayan, alloy na. Na siguro mga nasa 15 millimeter ito. Ayan, so dalawa lang yung ano mo. Pwedeng ilagay dun sa taas. Ayan, ganda, oh. O, dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Uy, Logan. Brian ni Wolverine. Ayan, two finger. Uy, panalo. Gustong gusto ko to. Ayan, kung pwede nga lang ilipat tong lever sa MT-200 ko, lilipat ko yan kasi naka two finger lang. Oh. Ayan, Logan. Siyempre, sa kabila, Logan pa rin. Ayan, bakante. Again, pwede ka maglagay ng FD o kaya dropper post dyan. Nasa sa'yo na yun. Ayan. At ang RD natin, Senza RX-12. So, tingnan natin. Push. Ayan. Pull, pull, push, pull, 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 push, push, push. Ayan. So sabi sa akin, yung ganito ay Shimano type daw to. Yung maganyan. Ayan. Pag puro pull, pag puro push naman, SRAM daw type yung. Ano sa SRAM. Ayan, may natutunan tayo. Ano? At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Yung caliper niya guys ay syempre Logan pa rin na naka-post mount. Ayan, so may natutunan tayo na nakaraan yung flat mount. Yung flat mount yun nandito. Na-share ko lang naman. Ayan, Logan. Ito yata yung napapalitan yung brake pad na hindi na... Ay, hindi. Kailangan mo baklasin para mapalitan yung brake pad. At syempre, 160 millimeter na rotor. Yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. At dito tayo sa kabila. Yung sa kabila, ganun pa rin guys. Logan. Dito naman, naka-IS mount. Ayan, naka-IS mount siya rito, mas madali na ang maikaroon ng access sa ating caliper. Para sa akin, mas okay yung nasa labas eh, kaysa yung nasa loob. At 160 millimeter na rotor. Ang ganda talaga nito, may butas oh. Ayan, ito yung kabila ng ating crown set. Yung crown arm niya, ganun pa rin, 160 millimeter. Ah, 170 millimeter made of alloy. At yung lalagyanan nyo na malamig na beer, yung bottle case holder, palagay ko ang pwede mo lang ilagay dito yung maliit na inuminan. Kasi tatama na siya. Ayan. So, kung tayo ng inuminan, eto guys, kuha ko na ano ko, yung inuminan ko, tatama na yan, oh. Oh. Siguro pwede dito yung ano, yung paside ang kuha. Meron ako nakitang inuminan noon na yung paside na kukuha. Pero kung pataas yan, hindi mo makukuha yan. Ayan, hanapin mo yung paside. Hindi ko na matandaan kung anong brand yun eh. Ayan, so palagay ko wala na ako nakakalimutan dito sa ating Latosic Legacy Pro. Ayan, oh, sulit to guys. Thumbs up. Sa mga repa-pips, ayan ang ating bike check ng Legacy Tosic Legacy Pro. Ayan, nagkakalaga nga pala to ng 14,500 pesos dito yan sa Madis Bike Shop. Take note guys, anniversary sale. Tama ba ako yung bossing ano? Ay, hindi, yung 60,000 followers. Yan, so, meron silang free helmet, free cycling jersey, free battle cage, free bike light, free bike tools, saka bike gloves. Ang daming freebies. Ayan, ano kumbaga sa puno, ang daming bunga nito, guys. Ayan. So, ilalagay ko sa description. And by the way, highways, tumatanggap sila dito ng GCash, home credit, saka credit card sa mga gustong mag-avail ng bike dito. So marami pa silang bike dyan. Ayan. So ilalagay ko sa description, mga repa-pips, yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map sa mga gustong mag-avail ng Tosic Legacy Pro o ng mga ibang bike dito. Ayan. Inquire lang kayo sa kanilang Facebook page, Madis Bike Shop. So hanggang dito na lang, mga repa-pips. Maraming salamat sa panonood. Road to 8,000 na tayo. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na bike check. Paalam!